Alright guys, welcome back dito sa channel natin. So ang video natin today ay tungkol dito sa Leyte Tide Embankment Project. So ano nga ba itong Leyte Tide Embankment Project? So ito ay isang mahabang seawall na itinatayo nga dito sa may coastal communities ng Leyte para nga maprotektahan sila laban sa storm surge na nangyayari tuwing may dumadaan nga na bagyo sa mga lugar na ito, katulad nga nung nangyari nung bagyong Yolanda ilang taon na nakaraan. So ang seawall project na ito ay may haba na 27.3 kilometers at may taas na 4 meters o 4 na metro ang taas nito para nga sa pagprotekta sa mga komunidad laban nga sa pag-apaw ng alon tuwing may bagyo. So mula nga dito sa Tacloban papunta ng Palo hanggang sa may Tanawan yung dadaanan ng project na ito. So proyektong ito nga ay binuo bilang response nga para dito sa recovery at rehabilitation ng mga lugar na nasalanta nga ng bagyong Yolanda ilang taon na nakaraan. Layunin nito na bumuo ng safer cities at communities laban nga dito sa mga natural calamity na kasi itong Leyte summer area ay daanan ng mga bagyo. So every year most na mga bagyo ay dumadaan dito sa lugar na ito, kaya katulad nga ng nangyaring pagsalanta ng bagyong Yolanda kung saan marami ang namatay, kaya ang proyektong ito ay makakatulong para nga maiwasan ang storm surge o ang pag-apaw ng alon papunta sa mga komunidad, kaya naisipan ng gobyerno na itayo ang proyektong ito. So ano nga ba itong Leyte Tide Embankment Project? So ito ay isang priority project ng Build Program ng Duterte Administration para nga sa rehabilitation at recovery ng mga lugar na sinalanta ng bagyong Yolanda ilang taon na nakaraan. So ang proyektong ito nga ay kasalukuyan ang itinatayo mula dito sa Tacloban papunta ng Palo hanggang doon sa may Tanawan, Leyte. So isang seawall o tinagurian na Great Wall of Leyte. So kasama din sa project na ito ang 924 million na Tacloban Bypass Road Project. So layunin ito man na ma-decongest ang traffic dito sa Marlica Highway mula nga sa Tacloban papunta doon sa Palo, Leyte. Pati na rin ang 90 million na widening ng Tigbao Bridge. So malaking tulong po ang project na ito. Kapag natapos na inaasahan ngayong 2020 ay matatapos na ang seawall project na ito. So guys, ayun makikita natin na naitayo na ang ilang bahagi nga ng seawall project na ito, ang Leyte Tide Embankment Project. So malapit na itong matapos. So isa na namang proyekto ang makakatulong sa ating mga kababayan nga dito sa Leyte para nga makaiwas sila sa storm surge na dulot na ng mga bagyo na dumadaan dito. So guys, ito nga isang priority project ng Build Program ng Duterte Administration, kaya pag natapos na ito ay kahit papaano ay magkaroon ng proteksyon ang mga komunidad lalo na dito sa mga coastal areas katulad nga ng Tacloban, Palo at Tanawan, Leyte dito sa. So guys, yun lamang yung update natin para nga dito sa isang proyekto na naman ng Build Program. Ito nga yung Leyte Tide Embankment Project. So kung bago pa lang dito sa channel natin, huwag mong kalimutan na mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe. I-click ang notification bell para maging updated ka naman sa mga susunod na vlogs natin. Maraming salamat sa panonood. Thank you for watching.